Hello guys! Usapang Millibugs pa rin po tayo at ito yung nagpapaalala sa akin na kailangan ko nang gawin yung isang bagay para umalis yung mga Millibugs dito sa aking garden. Kasi guys, kahit na para yung season na tayo, diba? Tapos, nagtaka ako bakit ang daming Millibugs dito sa garden. E kasi naman, ano tayo, protected area. Tapos, mainit pa rin. Tingnan nyo yun sa taas ko. Ayan, nilagyan ko ng pantakip. Kasi wala akong shade net, guys. Ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng sako. Tapos, yan yung nakita ko. At nilagay ko siya dyan. Pagtanghali, sobrang init talaga, guys. At yung mga plants ko dyan sa taas, sa pinakataas ay nasisira na sila. Mamaya ipakita ko sa inyo yung mga inalis ko doon. So, ito muna si Noma ko, guys. Ayan, binabad ko siya. Nag-bottom water ako, guys. Pero nung binabad ko siya, hindi ko kita yung Millibugs, guys. Walang Millibugs talaga. Ganyan siya ka ganda. Kasi galing din ito sa Millibugs dati. Tapos naka-recover na. Kasi nisprehan natin ng isopropyl alcohol. Tapos binabad ko siya na wala namang signs na mayroon siyang Millibugs. Pero nagtaka ako guys kinabukasan. Yung Millibugs, nasa taas ng kapatong guys. Kaya ang ginawa ko, pinagsusungkit ko at saka tiniris ko na. Yun para hindi na siya bumalik. So ang ginawa ko, mga pang-apat ko na araw ngayon, nag-bottom water ako guys ng mga succulents ko. Lalong-lalo na yung nandoon sa itaas banda na binaba ko. So, ito na yung ganap dito sa aking top part ng rock na ito. Which is sobrang init talaga sa tanghali. Ang ginawa ko guys, inalis ko yung mga nasa white pot. Yung mga maninipis na pots. Ito yung isa ko na inalis. Peach Girl at ang pangalan yan guys. Yung mga ganun, inalis ko. Tapos, pero iniwan ko si Queen Rose. Yan, iniwan ko si Queen Rose, si Darly Sunshine, si Pink Spot, at saka si Paul Bunyan. Yan, iniwan ko sila dyan sa taas. Pero na-bottom water ko na rin yan siya, guys. Ito, hindi ko pa to sila na-bottom water. Ito sila. Papunta pa lang ako doon sa pag-bottom water. Pero yan, na-bottom water ko na yan sila. Pati yan. Inalis ko yung mga dati guys, tapos merong mga bakante. Ang bala kong gawin ay ilagay dito yung mga karangkilated ko na si Kilens. Yan, inuna ko na si Choco Truffles. At saka yung si dugong na top cut natin guys, yung natira sa nagrat, nagstem rat. Ito na yun siya guys. Malaki na siya. Sana mag-show na yung mga karangkils niya. At saka si Vivian. Yan, dyan ko nilagay. Pansin ko, mas okay ilagay dito yung mga mafarina at saka makulubot na mga succulents. Kaya, inalis ko yung mga dati. At ipalit kasi nag-bleaching yung iba guys at saka si Blood Moon. Saan ko na ba nalagay si Blood Moon? Pumangit talaga si Blood Moon. Hindi siya nag-bleaching pero sobrang payat at saka sobrang lumiit yung kanyang mga dahon. Inalis ko rin doon itong si Muddy Buckle na propagations. Ayoko mabawasan yung kanilang dahon bago pa man sila lumaki. Kaya inalis ko na sila doon dahil sa sobrang init. At so far, wala pa naman mga dry leaves yan guys. Pero baka sakali lang na lumiit kaya inalis ko na. May mga nakasalang pa ako guys at gumagamit ako ng dalawang balde at kung pwede ay gagamit kayo ng more than one na balde kasi magiging mabagal ang proseso na ito guys kasi nga sabi ko 4 days na akong nagbo-bottom water tapos hanggang ngayon ay hindi pa rin ako tapos. Pero okay lang yan guys kahit naman na mabagal ang proseso na ito ay matagal naman na mag-dry out itong ang water sa soil mix kapag bottom water ang ginagamit natin kasi nga soak na soak talaga yung soil at matagal pa tayo magdilig pa ulit. Maglalagay ako ng link sa baba guys kung gusto niyo panoorin yung isang bottom watering video na ginawa ko. Yun lang. Baka lang sakali na gusto niyo panoorin yun guys. At aalisin na natin yung pots kapag totally nabasa na. Makita naman yan guys kung nag-dry out na talaga yung pinakataas na part ng soil. Sunod naman natin itong variegated campfire ko guys. At tumabingi siya kasi hindi balance yung kanyang puno. Pero isanda lang din natin yan siya.
Kung hanggang saan yung soil guys, hanggang doon lang din yung ating water para huwag lumutang yung soil at huwag tumaob yung ating pot. At iwan lang natin siya dyan hanggang sa ma-fully soak na yung kanyang soil. Naitanim ko na rin yung mga nabehed natin ng mga succulents guys. Ito yun sila, nag-dry out na yung kanilang inagputulan tapos nagkaroon na rin ng roots. Maliban lang itong si Madam Moisel kasi hindi pa siya nagkaroon ng roots. Itong si Madiba naman na behed natin ay wala pa ring roots. At ito pala yung si Ichiberia casing na tinitreat natin na nung nakaraan na itanim ko na rin siya. At wala na yung mealybugs niya guys. At okay na siya. Naulanan ito sila guys kung nakikita nyo yung jubasa yung kanilang soil kasi natalsikan sila. Na ambihan lang, hindi pala na ulanan ta totally. At saka yan yung si Neon Breaker. Yan, nagkaroon na ng farina yung gitna ng kanyang rosette. At si Dragon's Queen, Red Dragon's Queen, at saka si Polbon yan ay meron na yan silang roots guys. At mukhang okay naman na sila at sana hindi sila mamaalam guys kasi nga naambunan nga sila. So napakarami nang nagawa ko guys kung alam nyo lang. Naitanim ko na yung mga dapat itanim. Naitanim ko na rin itong si Victor Kane guys. Nakagawa ako ng dalawang pot sa kanya at saka meron akong isang, meron pang sobra at doon ko nilagay sa, sinama ko sa pot ng mga lovely rose kasi nga yung pot ng lovely rose na hybrid ay meron pa yung bakante kaya isiningit ko na rin siya doon. Galing din sa taas itong common pot na to guys, ibinaba ko sila dito kasi nga namumutla na sila guys, lalong lalo na itong si Lola, talagang nagbleaching siya at bumuti na yung kalagayan niya ngayon at saka yan, nagda-dry out sila, imbis na lumaki, ay paliit sila ng paliit at ang dami nilang mga sunburn. Kahit na nasa greenhouse ko sila guys, ay nagkakaroon talaga sila ng sunburn. Dahil siguro sa hindi pa masyadong nagkaroon sila ng ugat at nilagay ko na agad sila doon sa part na masyadong mainit. Kaya hindi nila kinakaya, pati yan si Rubidona guys, itsurang hindi na Rubidona, na ano na siya, pumangit na. Binabad ko rin itong si Pink Lotus guys at saka nakakatuwa lang kasi kinabukasan talagang nag-crunchy na yung kanyang dahon at saka tumigas na siya guys. Hindi gaya nung dati na lupay-pay at saka may mga wrinkles pa. Meron talagang mga succulents guys na kailangan talagang ng bottom water kasi hindi sapat yung pag ano lang buhos-buhos lang natin or spray-spray lang. So may ikagaganda pa rin talaga sila. Kagaya nito ni Pink Lotus na to. Iyan at saka tataba na yan siya. Kapag ganyan. So, kailangan talaga natin na mag-bottom water din at saka obserbahan yung mga plants natin. Niripat ko rin pala yung itong mga jade plant ko na to guys. Si Habit Ear ba to? Si Habit Ear, sila ni Pink Curls, ay si Variegated Curly Jade pala to guys. Yan, niripat ko rin siya kasi nga malaki na yung kanyang, malaki na siya para sa kanyang pot at saka nag-root bound na talaga sila guys. Ang ginawa ko dito ay inalis ko yung kanilang mga soil at tinitrim ko yung ibang mga roots nila. Ito din kailangan ko dito ng ripat siya. I-next ko pa yan. Medyo nag-lumiit, medyo nabawasan itong area na ito guys. Nabawasan ng mga plants kasi nga nag-ayos ako, nag-ripat ako at saka may nilagay ako doon sa rain or shine area. Kaya sila lumuwag. At saka meron pa rin naman akong idagdag dito on the process pa guys. So at least meron akong maraming nagawa na. Ayan, naripat ko na sila. Si Benesi, ayan. At saka nababad ko na rin yung iba. Kita naman guys kung sino yung mga nakababad na at yung mga hindi pa. At yan yung si Pink Pebbles ko guys. Yan na lang yung natira kasi nga tumaob ito siya guys. At ayan, meron palang milibag. Ay, sundutin ko lang guys. Meron din siyang milibag guys. Sa liit na yan. Hinain pa talaga siya ng milibags. So, i-bottom water ko na rin ito mamaya para ano. Kasi mukhang tuyong-tuyo na talaga yung kanilang soil. Ayan siya. Baby yan sa taas guys. At yung baby ang pinagdapuan ng milibag. Ayan. Kawawa naman siya. Simula naman nung naripat natin itong si Variegated Blue Curls ay gumanda na siya guys. At yung variegation niya ay medyo nagiging yellow. Hindi gaya nung bagong dating na lang siya na medyo maputla yung kanyang mga variegations. Nagkaroon lang siya ng mga konting dry leaves, which is normal. At saka meron din siyang ano yun siya guys? Parang crack dyan sa kanyang stem. Siguro dahil
na ano siya, naghahanap ng araw, matagal siya na sa box at naghahanap ng araw, kaya nagkaroon siya ng crack sa kanyang puno. At na-experience ko rin naman yan dati. At saka, meron din siya mga sunburn. Kasi nga, matagal, medyo matagal ko ito na-tanim guys, at mainit siguro, kaya hindi niya kinaya yung init. Kaya nagkakaroon siya ng sunburn, pero okay naman siya. Makaka-recover din naman yan siya. Ang ganda lang niya talaga guys. Yun lang guys, ay ibinahagi ko lang sa inyo yung mga nagawa ko dito sa ating garden, lalo na yung pag-bottom water ko guys. At yun lang, share ko lang sa inyo. Ang ganda ng Shabayana curls ko guys. Oh, variegated Shabayana curls, yun. Ang ganda ng kanyang kulay talaga. Attractive masyado kahit nasa malayo. Iyan. At sana mag-survive kasi pricey siya. Tingnan nyo yung ano, yan. Si Pink Jade, ah, Pink Jelly Beans. Wala na guys. Hindi ko na napansin yan. Totally natuyo na siya. Okay naman yung isa kong ganyan guys. Buhay naman siya. At maganda. Ewan ko anong nangyari dyan. So yun lang ang muna ang ating video. And thank you all for watching guys. Sana po supportahan niyo pa rin ang channel na to. At sana huwag kayo magsawa. At sa mga nakapag-subscribe, thank you. Thank you guys. Bye bye. See you in my next vlog.